Welcome sa Unichan Anime Recaps. Ngayon, i-recap natin ang full season 1 ng anime series na World's End Harem. Sa simula ng eksena, pumasok ang isang lalaki at isang babae sa silid. Pagpasok nila doon, pinapili ang lalaki ng isa sa maraming babae na ready makipagtatnakan sa kanya. Sa Tokyo ng year 2040, sa loob ng National School for Advanced Medicine, merong isang lalaki nagko-confess sa isang babae na ang pangalan ay Erisa at ang nararamdaman niya. Sinabi naman ni Erisa na matagal na niyang alam dahil sa tagal na rin nilang magkakilala simula ng elementary hanggang ngayong college na sila. Sinabi naman ng lalaki na last year na niya sa school na iyon kaya nagtaka si Erisa. Sinabi ng lalaki na nakipagkontrata siya sa cellular cellulosis at sinabihan siya na pumunta agad sa ospital. Nag-search naman si Erisa at nakita nito na merong pharmaceutical company na may AI na pinagkatrabahuhan na ang cure para sa sakit ng lalaki. Pero sinabi ng lalaki na aabutin pa raw iyon ng 4-5 taon bago matapos kaya mag-undergo siya into cold sleep hanggang matapos iyon. Sinabi ng lalaki na ayon din ang dahilan kung bakit niya sinabi ang nararamdaman niya para kay Erisa. Dito naman sinabi ni Erisa ang pangalan ng lalaki na Reito. Alam ni Reito na merong isa pang lalaki na inaya si Erisa na lumabas at nung tinanong ni Erisa si Reito kung ano ang gusto niyang sabihin, sinabi na lang ni Reito na wala siyang magagawa habang nasa isip niya na ayaw niyang paghintayin si Erisa ng 5 taon para doon kaya sumang-ayon na lang si Erisa at tumalis. Sa sumunod na eksena, nasa isang kotse si Reito kasama ang mga kapatid niya na pinag-uusapan ang nangyari sa pagkoconfess niya. Tapos ay piniliwanag ng boses ni Reito na ang setting ng istorya ay isang society na may highly sophisticated technology kung saan pinapatakbo ang lahat ng bagay ng mga machine. Hindi na kinakailangan ng mga tao na magtrabaho at ang mga nagkatrabaho na lang ay ang mga taong ramdam nila na may obligasyon sila sa buhay. Nakarating na siya sa New Downtown Hospital No. 3 at tinest na siya doon. Okay daw ang kalagayan niya kaya mapapanatili siya ng mga doktor na healthy habang nasa cold sleep. Nagpaalam na siya sa mga kapatid niya at nung papasok na siya, dumating din si Erisa para kausapin si Reito. Binigyan ni Reito si Erisa ng kwintas at sinabi na itabi niya iyon at ibalik sa kanya kapag nagising na siya ulit. Natuwa naman si Erisa at sabay-sabay nilang pinanood si Reito na mapunta sa cold sleep habang si Erisa naman ay sinasabi na ihintay niya si Reito kahit gaano mang katagal kaya natuwa si Reito. Pagkadilat niya, nakita niya ang ilang mga babae at nakalipas na ang 5 taon. Chinek naman siya at okay naman daw ang kalusugan niya. Nung hinanap niya si Dr. Takagi, sinabi ng babaeng doktor na wala na siya kaya nagtaka si Reito. Sinabi naman ng isang babae na i-explain niya kung ano ang nangyari habang tulog ito. Habang nasa kotse, pinakilala naman ng babae ang sarili niya bilang attendant ni Reito na si Suho Mira. Pinaliwanag ni Suho na siya ang bahala sa mga kailangan niya at ang kung sino man ang kailangang kausapin sa outside world. Nagtaka naman si Reito dahil magaling na siya at pinaalala nito na ipapaliwanag ni Suho sa kanya. Pinaliwanag naman ni Suho na 4 years ago, isang bagong type ng virus na MK virus ang kumalat sa mundo. Ang mga infected daw ay namatay within 3 days at dahil transmittable yung virus gamit ang hangin, nagkaroon ng global pandemic within a very short span of time. At hanggang ngayon ay pinagtatrabahuan pa rin ng cure ng world's most advanced medical AI pero wala pa rin cure o vaccine ang nahahanap. Pinakita rin ni Suho ang labas at sinabi na nangalahati ang populasyon ng mundo sa nagdaan na 4 taon kaya nahihirapan na sila i-maintain ng karamihan sa kanilang technologies kasama na ang food production system. Na-overwhelm si Reito kaya lumabas ito sa kotse at tumakbo. Inisip nito ang kalagayan ng mga kasama niya. Nung tinawag niya ang isang babae, bigla siyang tinignan ng mga babae kaya napansin niya na mayroong kakaiba. Pinaliwanag naman ni Suho na ang MK virus, also known as male killer virus, ay pinatay ang lahat ng lalaki sa mundo at onting mga lalaking na cold sleep na lang ang natira dahil 99.9% ng lalaki sa mundo ay patay na. Sinabi rin ni Suho na naniniwala sila na dahil sa cellular sclerosis infection niya at sa treatment nito kaya buhay pa din si Reito. Sinabi niya na 5 lalaki lang kasama siya ang active sa mundo at dahil sa immunity nila sa MK virus ay sila ang pinaka-valuable na resources sa mundo. Naguluan si Reiko at sinabi rin ni Suho na para mailigtas ang mundo, kailangan niya makipagtutnakan sa mga babae. Sa sumunod na eksena, pinanood ni Reiko ang tungkol sa pagkalat ng MK virus at ang mga nangyari dahil doon. Doon niya rin nakita ang mga kagaya niyang immune sa virus. Sinabi ni Suho na unti lang ang nakakaalam ng existence niya at onting mga kasama sa highest ranking members ng UW kaya dapat huwag na niyang gawin ang ginawa niya kanina.
Dahil kailangan nila silang mga immune sa MK virus na magkaroon ng maraming anak dahil kapag hindi nangyari yon, mae-extinct ang mga tao. Sinabi ni Suho na hindi gumana ang artificial insemination dahil namamatay lang ang mga batang lalaki. Sinubukan na rin nila gamitin ang gatas ng mga immune, kaso hindi pa rin ito gumana, pero may nabuntis na nung nakipagtotnakan ng number 1 immune sa isang babae. Sinabi ni Suho na ang pagpropagate ng genes nila ay ang number 1 priority nila at pinapili nito si Rito ng babaeng gusto niyang makalabing-labing sa isang listahan. Dahil ayaw mamili ni Rito, pinapunta ni Suho si Mahiro para i-persuade daw si Rito. Pagtapos nun, pumunta sila sa kuya niya na naka-cold sleep. Sa sumunod na eksena, nalaman ni Rito na 3 years na palang nawawala si Erisa at hindi pa daw ito nakakausap ng nanay niya mismo. Dahil dun, inisip nila na namatay na si Erisa pero hindi pumapayag si Rito doon. Sinubukang tawagan ni Rito si Erisa ngunit hindi ito sumasagot. Sa ibang eksena, pinapagalitan si Suho dahil hindi pa nito napapagmate ang isang babae at ang number 2 immune. Habang hindi matanggap ni Rito ang pagkawala ni Erisa, dumating si Suho sa kwarto niya na naka-nightgown. Nagubad ito at pinatungan si Rito dahil gusto niya daw itong masarapan. Nung hinawakan ni Rito si Suho, naalala niya si Erisa kaya tumigil ito. Lumabas na lang si Suho at nakita nito ang kasamahan niya at inasar siya nito dahil hindi niya makamate si Rito pero hindi naman ito nagpa-apekto. Naalala naman ni Rito ang binigay niyang kwintas kay Erisa kaya may nakuha itong ideya. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa simulang eksena ng kwento. Pinakita na ulit ang Weebs para dahil sa sinabi ng lahat na yon ay gusto siyang makatotnakan. Kahit gaano raw karami ay pwede niyang makuha. Pero kahit ganun, hindi pa rin pumapayag si Rito na makipag-mate sa sino man sa kanila. Pinaliwanag ulit ni Suho na ayon ang kailangan niyang gawin para iligtas ang mundo. At kailangan ang mga magiging anak nilang mga immune lalo na kapag may MK virus immunity din iyon gaya nila. Sinabi niya rin na hindi lang totnakanghabol ng mga babae doon at kapag nabuntis sila ng kahit sino sa kanilang 5 ay magkakaroon ito ng magandang buhay. Sinaad niya rin na may posibilidad mamatay ang mga lalaki na cold sleep sa loob ng 1 taon dahil dinedelay lang ng cold sleep ang progression ng sakit kaya hiniling na nito kay Rito na tumulong siya. Sinabi naman ni Rito na bigyan siya ng 1 buwan para hanapin si Erisa dahil meron na itong clue kung nasaan siya at kung magkakaanak ito ay gusto niya kay Erisa. Pumayag naman si Suho sa isang kondisyon, kailangan niya makipagtotnakan sa mapipili niyang babae sa kanya. Sa sumunod na eksena, pinakita si Hino Kyuji na nagre-relax habang kasama ang 2 babae at dumating ang assistant niya at pinapili na ng susunod niyang tototnakin. Yung assistant niya na mismo ang pumili sa kanya at nagulat siya dito dahil si Kitayama Rena, ang paborito niyang artista, ang binigay sa kanyang babae. Sa huli, kinama niya ito at napunta na sila sa heaven. Si Rito naman ay kumakain kasama si Suho. Napansin naman ni Rito na ang last kumain ni Suho at tinitignan nito ang melon niya sa proseso. Dahil dun, nag-walkout si Mahiro dahil sa selos. Pagkatapos kumain, binigyan ni Suho si Rito ng bodyguard at nurse at makasama niya ang 2 iyon sa kama. Nakilala na ni Rito si Hino at nakipagkaibigan si Hino sa kanya. Sinabi rin ni Hino sa kanya na enjoy na lang ang sitwasyon nila ngayon. Habang iniisip ni Rito na ma-enjoy niya iyon kung andun si Erisa, namatay ang ilaw sa CR at biglang may lumabas na babae doon. Pinakilala ng babae ang sarili niya bilang si Ryozoji Akane. Habang nilalandi ni Akane si Rito, bigla itong nahimatay. Nagising si Rito na nasa kama na siya at nakita niya ang babaeng kasama niya natulog sa couch habang meron isa pang babae sa kama niya. Siya ang isa pang babaeng pinili ni Suho para gawing nurse na si Sui Yamada. Sumama naman sa kama si Akane. Plano ni Suho na isedu si Rito para makipag-mate na ito. Sa sumunod na eksena, tinanong ni Suho si Rito kung bakit iniisip niya na buhay pa ang childhood friend niya at sinabi naman ni Rito na dahil iyon sa kwintas na binigay niya kay Erisa na may transmitter kaya nare-read pa ng cellphone niya ang signal ni Erisa. Habang nag-uusap, lumabas ang isang bear at nag-charge ito papunta kay Sui pero nailigtas siya ni Rito. Doon, nireveal na ni Akane ang kayang gawin ni Sui at bigla itong nag-iba ng mood at natalo agad ang bear. Lumalabas na si Sui ang bodyguard ni Rito at si Akane naman ang nurse niya. Nagalit naman si Suho sa mga in-charge sa lugar na iyon. Sa sumunod na eksena, pinakita niya kay Rito ang dating kwarto ni Erisa at sinabi raw ng coworkers niya na bigla itong nawala ilang taon na ang nakalipas at merong daw pumasok sa kwarto at tinako ang karamihan sa research data niya. Sinabi ni Suho na lahat ng researchers sa buong mundo ay nire-research ang MK virus. May nakitang larawan si Rito at naalala niya ang pangalan ng aso na si Jiro. Nag-flashback si Rito sa nangyari sa mga oras na iyon.
Nagkaroon ng rare disease si Jiro at walang nag-search para sa cure nun. At dahil dun, napag-decision na ni Erisa na maging doktor para i-research ang sakit ni Jiro at sinabi rin ni Reto na gusto niyang maging doktor para tulungan si Erisa. Tinanong ni Reto kung selfish ba siya dahil ayaw nitong makipag-mate kasi may tao siyang mahal, pero hindi yun nasagot ni Suwo. Tinanong rin niya kung ilan ang mga lalaki na cold sleep sa buong mundo, pero hindi daw alam kung ilan exactly sila, pero nasa 1 to 5 million daw ang estimate. Nakakuha ng ideya si Reto na kapag nagising nila ng ligtas ang mga lalaki na cold sleep ay baka bumalik na sa normal ang mundo dahil sa tingin niya ay kaya niya lang gawin sa isang taon ay 100 babies. Napag-decisionan ni Reto na magde-develop siya ng cure para sa MK virus. Sa sumunod na eksena, may binibigyang mga batang babae si Mahiru nang biglang may nagbalita. Pinakita si Reto bilang lalaki na kayang mag-survive sa mundong iyon. Pinakilala ni Reto ang sarili niya sa buong mundo at sinabi nito sa lahat ng babae sa mundo ang plano niya. Habang nagsasalita, pinakita ang tila kamukha ni Erisa at meron ding itong pendant. Sa sumunod na eksena, nasa isang kwarto sina Reto at Mahiru at pinag-usapan ang nangyaring pag-broadcast ni Reto. Habang tinitignan ng mga gamit nila, nakita ni Mahiru ang isang stuffed toy na pagmamayari ni Erisa at may nakita silang smart ring sa loob noon. Nung inactivate ni Reto ang ring, lumabas ang isang recording ni Erisa na nagsasabi na na-figure out niya na hindi natural ang occurrence ng MK virus. Meron daw siyang importanteng impormasyon tungkol sa virus pero wala siyang mapagkatiwalaan. Sa sumunod na eksena, pinuntahan ni Reto si Suwo para tanungin ito. Nauwi sa nag-usap silang dalawa habang naglalakad. Sa ibang lugar, may mga babaeng pinag-uusapan ang ginawa ni Reto. Pinag-uusapan ng mga ito kung ano ang gagawin nila kina Reto at sinabi rin dito na gigisingin na nila si number 3. Meron rin silang kinausap na isa pang babae para bigyan ng misyon na konektado kina Reto. Bumalik ulit tayo sa year 2040. May isang lalaki na binibuli at pinipilit siya ng mga bully na paglaruan ng sarili niya habang pinapanood ang voice actress si Kirihara Chinami. Nung hindi ito ginawa ni Doi, lalo siyang binuli. Nang nakita niya ang isang lalaki, nag-flashback siya sa mga oras at tinulungan niya ito sa mga bully na sina Takamatsu kaya nabaling ang atensyon nila sa kanya. Habang nagpa-piano, bigla itong tumigil kaya nagtaka ang teacher niya. Sinabi naman ni Doi si teacher niya na tinatawag siyang Doji at ibig sabihin daw nun ay slow and stupid at mukhang matanda dahil sa puti nitong buhok. Kinomfort naman siya ng teacher niya dahil dun. Bigla namang sumakit ang dibdib ni Doi at sinabi ng teacher niya na may lagnat ito. Nung umuwi na si Doi, pinapunta siya ng teacher niya sa doktor. Doon, nalaman niya na meron siyang cellular sclerosis. Nag-undergo si Doi ng cold sleep at makalipas ang 5 taon, na-cure na ito at pagising niya, nakilala niya si Karen Camilla na nagpaliwanag sa kanya tungkol sa MK virus at nawawala si Mayu. Bumalik siya sa dati niyang paaralan at nag-reunite sa teacher niya na si Yuzuki. Inakit siya nito at sa huli, napunta sila sa heaven at ginawa nila iyon araw-araw ng isang linggo. Nagsimula na siyang makipag-ban sa ibang mga babae sa klase niya pero bigla itong natamaan ng volleyball sa ulo. Habang nagpa-piano, dumating si Yuzuki at napansin ito ang nangyari kay Doi. Dinilaan at hinilikan niya iyon at inakit niya ulit si Doi. Dahil doon, napunta ulit sila sa heaven. Sa sumunod na eksena, nag-report si Karen sa mga superiors niya sa mga nangyari at tinanong kung bakit kailangan nila i-reopen ang school na iyon. Sinabi niya na sina Shota at ang mga babae ay hindi alam ang tungkol kina Hino at Rito kaya iniisip nila na si Shota ang huling lalaki sa mundo. Plano rin niya na gamitin sila bilang pawn sa kanilang plano para sakupin ang mundo. Isang linggo nang kasama matulog ni Shota si Yuzuki at araw-araw nilang ginawa ang kababalaghan. Makalipas ang isa pang linggo, dinala ni Karen si Shota sa isang swimming class. Nagpabilisan mag-swimming ang mga babae para sa isang prize at sa huli, nanalo si Natsu Ichijo sa paligsahan. Sa sumunod na eksena, na-assign si Ichijo para maging temporary roommate ni Shota. Doon nalaman ni Shota na ang pinaglalabanan pala ng mga babae ay ang spot para maging roommate niya ng isang linggo. Kinabukasan, pagtapos tulungan ni Shota na bihisan si Ichijo, lumipat ang eksena sa paaralan. Pinaliwanag ni Karen sa kanya na hindi marunong magbihis si Ichijo at normal lang sa pamilya niya na binibihisan siya. Habang nasa hagdan, kinakausap ni Shota si Yokozi at tinanong nito kung pwede na ba siyang pumunta sa kwarto niya ngunit sinasabi ni Yuzuki na hindi pa dahil baka kung ano ang isipin ng ibang babae sa school at magselos ang mga ito dahil binabaling niya lang lagi ang oras niya kay Yuzuki. Kinagabihan,
Tinanong ni Ichijo na kung pwede bang tabihan si Shota at pumayag naman ito. Habang magkatabi, kwinento niya sa kanya na nag-arrange ng kasalang tatay niya at dapat papakasalan niya ang isang matandang lalaki para sa business nila, ngunit hindi ito natuloy dahil napatay sila ng MP virus. Pagtapos nun, inakit niya si Shota at napunta rin sila sa heaven. Sa ibang lugar, si Reto ay pinagtatrabahoan ng cure nung ininform siya ni Mira na nagtatrabaho si Mahiru sa isang refugee shelter. Dahil dun, binalaan siya nito na kapag nalaman ng iba na kapatid niya si Mahiru, baka malagi sa panganibang kapatid niya. Nakausap ni Reto si Hino at sinabi sa kanya nito na nabuntis niya ang isa sa mga babae niya. Nung bumalik si Yuzuki, nag-confess si Doi na natulog siya kasama si Ichijo at nanghingi ito ng tawad. Pero sinabi lang ni Yuzuki na pagmamayari siya ng lahat. Kinumpronta ni Shota si Karen at tinutos nito na sagutin siya sa mga katanungan niya. Dinala siya ni Karen sa klase at sinabi sa kanya na nireopen ang school para sa kanya para maging komportable ito at makipagmate ito upang irepopulate ang mundo. Lahat ng mga kaklase niya ay nagubad sa harapan niya habang pinapaliwanag ni Karen na gusto siya ng mga babaeng iyon na makatutnakan. Isang buwan na lang ang natitira kay Reto para makuha ang cure bago ito makipagmate. Paglabas niya sa kwarto, nakabangga niya ang isang half-naked na babae. Sa sumunod na eksena, habang nagbibigay ng autograph si Reto, dumating ang isang babae at siniraan siya nito at tinawag siyang isang malibog na lalaki. Na-misunderstood ng babae ang nangyari kanina at nung nag-walkout ito, tinawag siya ni Suho. Pagpasok niya sa isang kwarto, nakita niya na may kasama si Suho ng mga babae na parte ng UW. Pinakilala sa kanya ang bago niyang attendant na sila Katagiri Rhea at ang magiging kapartner niya sa research niya na virologist na si Kuroda Maria. Sinabi rin sa kanya na tinanggal na si Suho sa pagiging attendant niya pero pwede pa rin ito sumama sa kanya. Pagkaalis ng dalawang babae, pinaliwanag ni Rhea na kaya napatalsik si Suho ay dahil sa pagtanggi ni Reto makipagmate sa mga babae. Sinabi rin ni Rhea na papayagan niya ipagpatuloy ang research ni Reto sa cure pero kapag hindi ito nakipagmate, marerestrict ang kalayaan niya. Sa sumunod na eksena, pumunta sila sa Kemo City kung saan nagsimula ang MK virus. Plan nilang interviewin si Taniguchi, ang asawa ng naunang biktima ng virus. Pagdating nila doon, nag-hotbat si Reto at sinamahan siya ng mga babae habang naliligo. Sinabi ni Akane na kuskusin niya ang mga likod ng mga babae. Isa-isa niya silang nilinisan na tila nahihiya si Reto doon. Nung dumating na ang turn ni Akane, sinubukan siya nitong akitin at sa huli, hindi na kinaya ni Reto ang nangyayari kaya umalis na ito. Pagtapos nun, napuntahan na nila si Taniguchi at kinausap na nila ito. Ayaw nitong mai-cooperate at inasar nito si Reto dahil hindi ito nakikipag-meet. Nung umalis na sila, nireveal na may contact si Taniguchi kay Elisa at nagtataka siya kung bakit hindi pa nagpapakita si Elisa kay Reto. Sa isang sona, isang Amerikana na si Chloe ay sinubukan na akitin si Reto at naloko siya nito para halikan siya at saktong dumating ang mga babae kaya nagalit sila kay Reto. Maya-maya, kinausap ni Mira si Taniguchi at pinag-usapan nila si Reto tungkol sa pagiging honorable nito at kinonvince siya ni Mira na sabihin sa kanila ang alam niya tungkol sa virus. Gayunpaman, pagtapos nun ay merong isang tao na patagong pumasok sa kwarto niya at pinoison si Taniguchi kaya naging critical ang lagay niya. Bago mawala ng malay, hiniling ni Taniguchi na ibigay kay Reto ang larawan niya kasama ang asawa niya. Sina Reto, Sui, at Maria ay inimbestigahan ng abandonadong ospital kung saan nagsimula ang pandemic ng Japan at kung saan ang unang biktima ng MK virus ay Trinit pero wala silang nakita. Sa sumunod na eksena, pinakita naman si Hino na nakikipaglandian sa mga babae niya. Inisa-isa niya ang mga ito habang iniisip na nabobore na siya dahil paulit-ulit na iyong nangyayari. Sa bath, pinuntahan ni Akane si Rhea para kausapin. Doon, pinag-usapan nila ang tungkol kay Taniguchi. Dahil sa kakaibang pangyayari, napagtanto ni Akane na napoison si Taniguchi at sinaspetsahan niya si Rhea. May alibay naman si Rhea kaya niniwala naman sa kanya si Akane. Napansin naman ni Rhea na protective si Akane pagdating sa head ng UW kaya napatigil ito. Sa sumunod na eksena, binalik ng ni Rhea ang larawan pagtapos niya itong i-disinfect. Nagtaka si Reto kung bakit gusto ibigay ni Taniguchi ang larawan na iyon sa kanya. Nung nadikit niya ito sa ring, nag-react ang ring kaya nagulat ito. Habang nangyayari yun, nabor na si Hiro sa harem niya kaya naganap ito ng ibang paraan para matuwa. Nakakuha ng ideya ang assistant niya na mamili ng babae sa labas at habang naghahanap,
Nakita niya si Mahiro at pinili niya ito maging susunod na mate. Iniskan na ni Reito ang larawan na binigay ni Taniguchi at nakita nito ang incomplete blueprints para gawin ng MK virus. Niligtas ni Rhea ang kapatid niya dahil muntik na itong marip ng isa pang babae. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagiging busy ni Rhea at tinutusan naman ni Rhea ang kapatid niya. Sa sumunod na eksena, tinanong ni Reito kay Kuroda kung bakit ang bagal ng paggawa ng cure para sa vaccine. Pasigaw naman na sinabi ni Kuroda na gusto niya itong i-research pero pinipigilan siya ng technical director at gusto nila na mag-focus sila sa pag-research sa food production. Sinabi rin ito na hindi lang sila binibigyan ng access sa data tungkol sa vaccine para sa virus. Habang nag-uusap, sinabihan ng attendant ni Hino na sinene ko si Reito tungkol sa gusto ni Hino na makipag-meet sa kapatid niya na si Mahiru. Ayaw naman ni Mahiru iyon at sinabi naman ni Reito na 16 pa lang ang kapatid niya pero matapos magmakaawa ni Hino sa kanya, pumayag naman ito sa isang lunch date basta kasama si Reito. Inutos ng council kay Reito na mag-distribute ng rations bilang isang publicity stunt para matuwa ang mga babae. Habang naliligo, kinausap ni Akane at Maria si Reito dahil ayun lang ang paraan para hindi sila mahuling nag-uusap tungkol sa virus. Doon, binalaan ni Akane si Reito na mag-ingat sa ginagawa niya dahil maaari itong mapatay. Nagsuspect siya si Akane dahil nawawala lahat ng magagaling na virologist at inisip nito na ang dahilan nun ay ang UW directors. Nireveal din ni Akane na nanay niya si Kihara, ang National Affairs Director ng UW Japan Branch. Sa sumunod na eksena, nag-confess naman si Rhea kay Mira tungkol sa nararamdaman niya, ngunit na-reject siya nito. Habang nagbibigay ng reason si Reito, isang sniper ang sinubukan siyang patayin pero napigilan nito ng kapatid ni Rhea. Sa lunch date ni Hino at Mahiru, nireject ni Mahiru si Hino kaya na-depress ito. Bilang panakipbutas, natulog ito ng may kasamang harem para hindi niya maramdaman ang sakit ng pagkakareject. Sina Reito, Maria, Sui at Akane ay nadiskubre na karamihan sa mga nawawalang doktor ay nanggaling sa abandonadong ospital kaya sinuspetsyahan nila na sa ospital na yun ginawa at nagsimula ang MP virus. Isang gabi, iniisip ni Shota ang sinabi sa kanya ni Karen na para sa kanya ang pag-reopen ng school. Lumabas ito para magpahangin at nakita ito ni Karen kaya sinabihan na hindi siya pwedeng umalis. Sinabi ni Karen kay Shota na hindi siya pwedeng umalis ng school hanggat hindi ito nakakagraduate. Mamaya, nag-draw lots ang klase para piliin ang bago niyang roommate. Nanalo si Rika Yanagi at inisip naman ni Shota na ang weird na tinatrato siya bilang prize. Sa CR, pinuntahan siya ni Rika habang umiihi at pinilit siya nitong makipagtotnakan pero dahil sa ugali na iyon, naalala niya si Erika na bully niya dati kaya tumakbo ito papunta sa teacher's office. Doon, pumunta rin si Shunka at nag-usap sila tungkol sa mga sugat ni Shota at kwento nito na binuli rin siya. Pinakita rin ni Shunka ang mga sugat nito na nakuha niya nung middle school. Habang nangyayari yon, inakit siya ni Shunka kaya napunta sila sa heaven. Nung naisipan nilang ituloy yun sa kwarto ni Shota, nakita nila na nandoon si Rika. Inaway niya si Shunka dahil turn na niya para makipagtutnakan kay Shota pero inaagaw siya nito. Dahil doon, tumakbo na naman para magpahangin si Shota. Gusto nitong makita si Yuzuki kaya sinubukan niya itong tawagan pero hindi ito sumagot. Habang nag-overthink, nakita siya ni Todo at nag-usap sila. Nagsorry si Todo dahil siya ang nakatama kay Shota ng volleyball at sinabi niya rin na gagawin niya ang lahat para doon. Sinabi naman ni Shota na kung ganun, itaas niya ang t-shirt niya. Pinaglaruan niya ng onti ang mga melon nito ngunit napagtanto niya na masama ang ginagawa niya. Sa sumunod na araw, nakita niya si Todo na naglilinis ng court. Nanghingi ito ng tawa dahil sa ginawa niya kagabi at sinabi naman ni Akira na tulungan siya nilinisin ng court. Pumunta sila sa isang kwarto at sinakmal niya si Shota. Hindi na raw makapagpigil si Akira kaya napunta na ulit sila sa heaven. Matapos yun, nanghingi ng tawad si Akira kay Shota. Sa sumunod na eksena, gumawa ng bagong arrangement si Karen kung saan isang babae ang maa-assign na maging servant ni Shota araw-araw. Matapos siya halikan ni Rika, nadapa ito kaya nasugatan ng kamay niya. Pinunta siya ni Karen sa nurse's office para i-treat siya. Matapos yun, pinapunta ni Karen sina Akira, Hiragi at Ichiji para dalhin siya sa heaven. Nagsimula na silang alagaan siya at habang nangyayari yun, pinakita si Karen na may sinasabi tungkol sa next stage at nireveal na kasama niya si Shion Hoshino. Sa sumunod na eksena, may binigay na balita si Karen kay Shota. Sinabi niya na magta-transfer na si Yuzuki sa ibang school kaya nagalit si Shota sa biglaang pag-alis ni Yuzuki. Dahil sa pag-alis ni Yuzuki, naging mas aggressive si Shota sa mga babaeng na-assign sa kanya at gabi-gabi itong napunta sa heaven.
Isang araw, inannounce ni Karen na merong transfer student at nagulat si Shota dito dahil ito ay ang kaklase niyang hindi siya pinapansin dati na si Shion Hoshino. Nag-flashback ulit si Shota sa mga nangyari sa kanya dati at kung paano siya hindi pinansin ni Shion habang binubugbog ito. Dumating si Shion kung nasan si Shota at nanghingi ito ng tulong sa kanya. Para naman daw tulungan siya ni Shota, pinagubad niya si Shion pero sinabi niya rin na joke lang iyon at tumangging tumulong dahil sa ginawa sa kanya dati ni Shion. Nanghingi ng tulong si Shion sa iba't ibang tao pero tumanggi ang mga babae dahil sa edad niya. Inexplain ni Karen na sinubukang maging actress ni Shion pero dahil sa MK virus, makakakuha lang siya ng role kapag nakipag-mate siya kay Shota. Pinaghubad ni Karen si Shion para daw tulungan siya ni Shota. Suot-suot lang nito ang underwear niya at yun din ang araw na si Shion ang magiging servant ni Shota. Matapos halikan, pinapunta ni Shota si Shion sa rooftop. Doon, sinabi ni Shota na kakausapin niya ang UW pagtapos nilang magtotnakan. Nung inaakala ni Shion na sa dorm nila gagawin yon, dumating ang ibang mga babae at lumalabas na doon nila gagawin iyon at papanoorin sila ng mga babae. Sa sumunod na eksena, nung sinabi ni Karen na masyadong gentleman pa si Shota at marami pa itong pwedeng gawin, hiniling ni Shota kay Karen na dalhin sa kanya ang isang babae. Habang nangyayari yon, ang grupo ni Rito ay nag-speculate tungkol sa abandonadong ospital at inisip ng mga ito na doon nagsimula ang virus. Pinaliwanag ni Rito na kung artificially created ang MK virus at kaya dahil hindi nila ma-figure out kung saan nanggagaling iyon, ay baka dahil nagsimula iyon sa ospital. Sa sumunod na eksena, tinulungan ni Shota ang nurse na i-measure ang katawan ng mga babae para malaman niya ang korte at size ng mga iyon. Matapos yon, dinala ni Karen si Erica kay Shota at umalis na ito. Pinilit niya si Erica na dilaan ng mga sugat na ginawa sa kanya dati ng boyfriend niya. Sinabihan ni Karen sa mga babae na mag-compete para maging main wife ni Shota. Inakit nina Ichijo at Akira si Shota habang nasa swimming pool. Tinago nila si Shota para makipag-mate sila sa kanya pagtapos ng klase. Tapos ay natulog ito kasama ang iba't ibang babae sa iba't ibang lugar. Dinala niya ang isang babae sa kwarto niya kung saan nandun si Erica na naka-collar at nag-aakto na parang aso. Tinanong niya kung anong nangyari kay Takamatsu pero hindi niya iyon alam. Matapos makatotnakan ni Shota ang babaeng kasama niya, nagmakaawa si Erica na ibigay sa kanya ang medication niya para makounteract ang drug addiction niya, kaya pinakain niya ito sa kanya gamit ang bibig niya. Bumalik si Rito at ang grupo niya sa abandonadong ospital at nagsuspetsa siya na baka mayroong mga clues doon kung nasaan si Elisa ngayon. Sa isang eroplano, may dalawang babae na pinag-uusapan ang paglabas ni Rito bilang MK virus immune. Sila ay ang mga American mercenaries na pinangungunahan ni Miss Pope at Miss Mansfield at gustong makuha ng World HQ si Rito at papuntayin nito sa Amerika. Sa Japan branch naman ng UW, nag-uusap ang council at nagtaka ito dahil sa mga kakaibang pangyayari na nakapalibot kay Number 2 o Rito. Sa sumunod na eksena, pinapunta ni Shota ang susunod niyang slave sa kwarto niya ngunit sinabi nito na dinalawan siya ng Red Days. Ininform naman si Karen ng higher-ups niya na darating na bukas ang World HQ at tinend na nito ang call. Inisip naman ni Karen kung kanino siya sasama at sino sa dalawang grupo ang tutulong sa kanya. Isang babae sa klase ni Shota ay kinontak ni Elisa kung saan sinabihan siya na simulan na ang plano nila. Inakit ulit si Shota ni na Ichiji, Akira at Shun kasabat ng mga babae at sumalo rin sa kanila si Yanagi. Matapos iyon ay nakipagtotnakan siya sa mga klase niya sa iba't ibang lugar. Ang grupo ni Rito ay inexplore ang abandonadong ospital kung saan aksidenteng nabasag ni Tsui ang isang pader na nag-reveal ng air duct. Gumapang sila doon at nalaglag sila sa isang underground laboratory. Nakita nila ang technical director doon at lumalabas na sila ang gumawa ng MK virus. Ang mga tao doon ay sinubukan silang patayin pero napatay ang mga iyon ng mga mercenaries na pinangungunahan ni Chloe aka Miss Mansfield at nireveal niya na kasapi siya ng UW World Headquarters. Yumanig ang lugar habang nag-uusap sila at pinaalis naman sila doon ni Chloe dahil meron daw time bomb sa lugar na iyon kaya napilitan silang tumakas gamit ang isang helicopter habang nasisira ang laboratory. Sa sumunod na eksena, nag-aaway ang mga babae kung sino na ang susunod na servant ni Shota kaya gumawa ito ng paraan at sabay-sabay niya silang hinalikan at minanyak. Matapos yun, inisa-isa niya silang totnakin. Habang nakikipagtotnakan si Shota sa ilang mga babae ng sabay-sabay, sinubukan ni Shion tumaka sa school pero nahuli siya ni Karen at may inarinig silang pagsabog. Nag-uusap si Miss Pope at ang council at nireveal ni Miss Pope na alam niya ang pinagagawa nila. Nung sinubukang arestuhin ng council si Miss Pope, kumampi ang mga guards kay Miss Pope at nireveal na si Director General Shoto ay sinasabihan siya tungkol sa mga ginagawa ng council. Inaresto niya ang tatlo sa paggawa at pagpapakalat ng MK virus at marami pang ibang dahilan.
Nireveal ni Chloe kay Rito na si Elisa ay miyembro ng isang terrorist group na nagpagulat sa kanya. Bumalik si Shota sa kwarto niya at naawa ito kay Erica kaya binigyan niya ito ng kumot. Tapos, biglang niyanig ang eskwelahan ng isang pagsabog. Nakita ng grupo ni Rito ang pagsabog habang ininform naman si Chloe na kinidnap ng mga terrorist ang isang lalaki. Sa sumunod na eksena, nagising si Shota sa isang ospital kung saan pinaliwanag niya na sinubukan siyang kidnapin ng mga terorista pero nabigo sila. Ando naman ang harem niya para kamustahin siya dahil nag-alala sila sa kanya. Sa rooftop, pinakita ni Karen na naglagay sila ng barrier sa school para dagdag proteksyon. Nireveal niya rin kay Shota na nung narinig niya yung pagsabog ay iniligtas niya si Erica. Sinabi niya rin sa kanya na mayroong 4 pang lalaki sa mundo. Plano niyang pumunta ng Tokyo kasama si Shota dahil ang UW World HQ ay nandun na malapit sa kanila at plano niya rin maging leader ng mundo o maging number 1. Pumayag naman si Shota na tulungan siya matapos paliwanag ni Karen ang plano niya. Habang nangyayari yon, pinakita ang isang babae na kasapi ng terrorist at nag-report ito kay Elisa na hindi niya nakuha si number 3. Sa kabilang banda naman, naabdak ng grupo ni Elisa ang isang lalaki o si number 4. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Chloe kina Rito na ang mga terorista ang kumidnap kay number 4 at tinake advantage nila ang pagdating nila Chloe sa Japan. Sinabi niya rin na isa si Elisa sa mga terorista at lumalabas na isa siya sa mga leader ng grupo. Sa sumunod na eksena, may kinausap si Chloe sa isang screen at nireport nito ang mga nagawa nilang hakbang sa plano nila. May nabanggit ito tungkol sa papalapit nilang Utopia. Pagtapos nun, habang iniisip ni Rito kung bakit naging terorista si Elisa, may nakita siyang notification sa cellphone niya na nasa Niigata Prefecture si Elisa. Pumunta si Akane sa kwarto niya para kausapin siya. Nireveal ni Akane na si Kihara at ang ibang council members ay malalagay sa isang trial para sa paggawa ng MK virus kaya nagpatulong siya kay Rito na bisitahin sila sa selda. Pumunta si Chloe sa kwarto ni Hino at sinabihan na manatili muna sila doon hanggat hindi pa naasikaso ang mga terorista. Hiniwalay niya si Hino sa mga babae niya kaya nagalit ito sa kanya. Hinak ni Elisa ang airwaves para i-reveal ang grupo niya na Izanami at sinabi nito na hindi isang terorista ang grupo nila kundi isang grupo ng mga rebelde laban sa UW. Naniniwala sila na ang lahat ng world leaders ay ginawa ang virus para puksain ang mga lalaki at gumawa ng mundo na puro babae lang at ang Izanami ay planong iligtas sa mga lalaki. Gusto nila na ang lahat ng lalaki na instasis at yung mga buhay na ay ibigay sa kanila. Napag-disyo na ng grupo ni Rito na hindi mapagkakatiwalaan si Chloe at kinakailangan nilang makatakas. Tapos ay bigla nilang nakita si Shota at Karen sa kwarto ni Rito. Sa isang flashback, may ginawang procedure si Karen kay Shota para gawin siyang mas matanda at alisin ang malabong mata nito. Bumalik sa present, nakilala nila si Chloe at sinama nila ang mga babae ni Shota at doon nag-reunite ng saglit ng magkapatid na sina Maria at si Fuyu. Habang nangyayari iyon, kinita ni Rito si Mira at kinokonvince nito na tumakas kasama sila pero sabi niya ay papayag lang ito kung makikipag-meet siya sa kanya pero tumanggi pa rin si Rito. Tapos ay biglang pumunta si Miss Pope at inaresto sila. Si Akane at Sui daw ay pupunta sa Amerika pero napatulog siya ni Rhea at Maria at tumakas sila papunta sa shelter ni Mahiru. Sina Shota at Karen ay nakipag-deal kay Chloe para makipag-meet pa rin si Shota at maging ruler ng Japan si Karen. Ang grupo ni Rito ay sumakay sa isang ship na pagmamayari ng Izanami na papunta sa Taiwan pero nagpaiwan si Rhea at Mira at di nagtagal ay naaresto sila. Tinawag ni Hino si Rito at ginudlock siya nito pero nagpaiwan nito dahil hindi niya iiwanan ang mga babae niya na kinulong ni Chloe. Pinarusahan ni Chloe si Miss Pope dahil nakatakas sa kanya si Rito habang sinasabi niya na aalisin niya ang lahat ng lalaki sa mundo. Matapos matulog ni Shota kasama ang mga babae niya, nakita niya ang nakakulong na si Rena at pinili niya ito bilang susunod na tototnakin. Dumating na ang ship sa destinasyon nito